Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating E2Life, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Life ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, so isang Nathan tanging hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga guro, mga magulang, at syempre sa mga little scientists na nanunood sa atin ngayon. Isa na namang siksik at tiyak makabuluhang pag-aaral ang ihahatid ko sa inyo ngayong hapon dito sa DepEd E2Life tutorial session dito sa Science 3. Kaya kayo, huwag kayong magdaka kung bakit si Tutor Nathan ay nagsuot ng ganitong headdress ngayon. Siyempre, may kinalaman yan sa ating science trivia na ibibigay ko maya-maya lamang. At tulad ng aking pinangako noong last week, no, or noong nakaraang episode natin, may makakasama ulit tayo na isang little scientist ngayong hapon na ito. Ipapakilala ko siya maya-maya lamang. Ayan. So bago po tayo dumako sa ating aralin ngayong hapon, babasahin ko muna ang ating mga nanunood ngayon sa ating live stream. Good afternoon kay Chloe Amber Bacani, kay Aina Bacani, kay Kimberly S. Borromeo, Desiree Gutierrez, Mikayla Therese Pineda, at kay Mikayla at kay Krisha Bautista. Hello po, huwag po kalimutang mag-share ng ating live stream ngayon at share natin ang mga good vibes at ang good lessons ngayong hapon na ito. Ayan. So ang ating pag-aaralan ngayon hapon ay tungkol na sa katangian ng liquid. Kung nakaraang linggo, no, na pag-aralan natin ang katangian ng solid, ngayong hapon naman ay pag-aaralan natin ang katangian ng liquid. Mga little scientist, tayo ay nasa ikatlong linggo na ng ikatlong markahan. Kumusta kayo dyan? Alam kong handang-handa na kayong matuto ngayong hapon na ito. Ayan. So good afternoon muli kay Kurt Roar Quijano. Good afternoon po sa grade 4, ay section 21, check di, advisor, Ma'am Cheryl Kirubin, ayan, at kay Erich Bacani,
at kay Chloe Amber Bacani. Sige nga mga little scientist, paki-comment nga ng ready kung handang-handa na kayong makinig at matuto ngayong hapon na ito. I-comment lang ang salitang ready. Ibig sabihin, hudyat na yan ng ating pagkatuto ngayong hapon na ito. Hello, good afternoon po. Still watching from Ramon Central Central School, Ramon District. School Division of Isabela, Region 2. Ayan. Ang sabi ni Erich, ni Charisma, ni Aina, ni Kiefer, ni Princess, ni Kurt, ni Gallagher, ready na. Hello kay Gallagher, ang ating little scientist last week, no? Mula sa San Juan West Central School. Hello Gallagher, alam ko, ready na rin si Inaj, Eric, Jane, hello. At ang DepEd Region 7 na nanunood, DepEd EdTech Unit, hello po sa aming mga masisipag at magigiting na direktor. DepEd Lapu-Lapu City Division, ayan, nakapaano na tayo, no? Hindi lang tayo napapanood dito sa Mega Luzon, kundi napapanood din tayo sa Visayas at maging sa Mindanao. DepEd tayo, SDO Pampanga, hello po sa inyong lahat. Tulad ng sinabi ko kanina, ang ating pag-aaralan ngayong linggo ay mga katangian ng liquid. Ayan. Kasama ko po dito, ayan, si Tutor Gab. Ayan, at si Tutor Nathan, di ba? Kaya lagi nyo kayo tumutok dito tuwing Lunes, 1 hanggang 1:40 ng hapon. Ang daming nang nagko-comment ng ready. Ayan. Pero bago tayo dumako, no, ito muna yung ating layunin ngayong hapon na ito. So pagkatapos ng aralin na ito, kayo ay inaasahang natutukoy, nakikilala, at nailalarawan ang katangian ng liquid. Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng liquid. At nabibigyang halaga ang mga bagay sa paligid. Ayan, so yan po yung ating tatlong layunin ngayon. Ibig sabihin, hindi lang pala kayo busog, no? Doon sa talino, maging syempre sa pagpapahalaga. So yun ang pinakamahalaga din na dapat nating taglayin dito sa ating Itulay online tutorial. Ayan! Tulad ng sinabi ni Tutor Nathan kanina, ang aking science trivia ay may kinalaman sa aking headdress na ito. Ayan. So, dahil tayo ay nagse-celebrate ng 29th Family Week, Happy Family Day sa inyong lahat. Alam kong nakatuto kayo at sa tabi ninyo ang inyong mama, papa, daddy o mami. At maging ang inyong lolo at lola, I'm sure nakatutok din sila ngayon. So, Happy Family Week sa ating lahat. Ayan, so ang aking science trivia ngayong hapon, ayan, ito ay selebrasyon na ginaganap tuwing ika-apat na Lunes ng Setyembre batay sa Presidential Proclamation No. 90, Series 1992. Ito ay naglalayo ng pagkakaisa, pagmamahalan at pagkakabuklod-buklod ng pamilya sa pamamagitan ng sabay-sabay at salo-salong pagkain. Kaya mamaya, no, maagang uuwi ang inyong mga mami at daddy na nagtatrabaho o di kaya maagang magpre-prepare ng hapunan ng inyong mama at papa. Happy Family Day sa inyong lahat! Kaya ang aking science trivia, yan, meron tayong hint dyan. Ibig sabihin, may 4 words tayo dyan. 4 na salita. Ang ikalawang salita ay pamilya. Ang ikatlo ay blank. At day, ang ika-4. So mamaya, i-comment nyo po yan para titingnan ko kung sino talaga ang alam ko ano ang sineselebrate natin ngayong hapon na ito. Alright. So yan po ang ating science trivia. Ayan, dahil sa Nathan tanging output at overwhelming ang inyong response, ayan po, ipapakita ko na sa inyo ang mga Nathan tanging output of the week. Ayan. Itulay edukasyon itatawid sa iyo. Itulay paaralan di lalayo sa'yo. It's
tulay sa makabagong panahon. Itulay para sa kabataang Pilipino. Itulay, itulay sa kabataang Pino. Itulay, itulay sa kabataang Pilipino. Itulay, itulay sa kabataang Ayan, so nakita naman natin ano yung mga Nathan Tanging output of the week natin. Ngayon naman, kung may Nathan Tanging output, meron tayong Batang Mahusay of the Week. Ayan, so tinatawagan ko nga po ulit ang ating Batang Mahusay of the Week. Ayan, si Princess Jamela Niega mula sa Mahada Out Elementary School, SDO, Calamba City. Hello, Princess! Hello po! Ayan, talaga namang si Princess ay naka-headdress. Ayan, so terno pa tayo ngayon. So very good ka dyan dahil dyan ikaw ang Batang Mahusay of the Week ni Tutor Nathan. Ayan, batiin mo naman ang ating nanunood na katulad mo ding mahusay at little scientist. Good morning po mga little scientist. Thank you po Tutor Nathan sa pagpili sa akin para maging little scientist of the week. Good morning din po sa teacher ko na si Ma'am Judy Tordesillas. And so talaga namang naghanda si Little Scientist Princess ngayong hapon na ito. Ayan, so mamaya, stay put ka lang dyan, Little Scientist Princess, dahil may itatanong ako mamaya sa iyo. So congratulations, binabati kita dahil ikaw ang napili kong Batang Mahusay of the Week dito sa Science 3, di ba? So nakaano ka na no, nakahilera ka na doon kay Galia Girl. Ikaw na ngayon, Princess, tingnan naman natin sa susunod na linggo kung sino ang ating little scientist dito sa Science 3. Congratulations ulit. Ayan. So binabati natin ang DepEd Tayo SDO Pampanga. Ayan, ang cute-cute naman daw ng little scientist natin. At DepEd Lapu-Lapu City Division, hello daw po. Ang cute ng little scientist, sabi ni Carol Ligasto. Hello po Princess, sabi ni Eric, ni Carl. Ayan, so little scientist Princess. Ayan, ibalik natin si Little Scientist Princess. May itatanong lang si Tutor Nathan sa kanya kung talagang naalala niya ang napag-aralan natin noong nakaraang linggo. Handa ka na ba, Princess, sa aking itatanong ngayon? Opo! Ayan, so ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo ay mga katangian ng solid. Ayan. So, basahin mo nga ang unang katangian ng solid na yan. Princess, pakibasa nga ang unang katangian ng solid natin. Ang solid. Mga katangian ng solid. Ang solid ay may sariling kulay. Katulad ng bag na ito, ang kulay nito ay kulay asul. Ang galing mo naman, Princess. Okay, ikalawa namang katangian. Ang solid ay may sariling hugis. Katulad ng aklat na ito, ang hugis nito ay parihaba. Ayan. At ikatlong katangian natin? Ang solid ay may laki. Katulad ng notebook na ito, at itong module. Kita natin na mas malaki ang module nito kaysa sa notebook. Tama. At gamit naman nating panukat ay ang ruler. Ayan, tama nga naman si Princess, no? Ay kaapat nating katangian noong nakaraang linggo?
ang solid ay may tekstura. Katulad nitong una na ito. Ang una na ito ay malambot. At ang bato naman na ito ay matigas. Ayan, ang galing. Okay, at panguli nating katangian. Kinis. Ayan, oo nga pala, no, yung salamin. Ano ba ang salamin na yan? Makinis ba yan o magaspang? Makinis po. Ayan, okay. Basahin natin yung ikalimang katangian ng solid. Ang solid ay may sukat at timbang. Katulad nitong batong ito. Makikita natin na mas mabigat itong batong ito kaysa sa lapis na hawak ko. Ayan. So, very good ka talaga ngayon. Isa kang Nathan tanging bata princess dahil sa ipinakita mong husay, galing at talino sa ating Science 3 episode noong nakaraang linggo. I'm sure mas lalo ka pang matututo ngayong hapon na ito dahil ang pag-aaralan naman natin ay tungkol sa mga katangian ng lipid. Diba? Okay, so ang sabi dito, sabi daw ni Erin Miranda, good afternoon po, Tutor Nathan and Little Scientist Princess. Ayan. Ang sabi ni Lovelyn and Jesus, King Javita Almario watching from Tabang Elementary School. Hello daw po. Good job, Baby Princess Jamela Niega. Sabi ni Inaj Erica Galang na nanunood mula sa Siniguelasan Elementary School, SDO Bacoor City. Ayan. So, Princess, maaari mo bang basahin ang kahulugan kung ano ba ang solid na iyon? Ang solid ay nahawakan. May sariling hugis, bigat o timbang, kulay at tekstura at laki. Ayan, tama. So kung maalala ninyo mga little scientist, di ba, noon nakaraang Lunes, napag-aralan natin ang solid. Ito nga po ay may hugis tulad ng ipinakita kanina ni Princess, may bigat o timbang, may kulay, tekstura at laki. Iba ang solid, di ba? Kung maalala nyo, ang molecules nyo ay dikit-dikit at siksik. Kaya hindi po masyadong magalaw ang kanilang ang molecules. Ayan. So maraming salamat, Princess. Mamaya, babalikan ulit kita. Dahil mamaya, pagkatapos nito, may itatanong ulit ako sa iyo. Okay? Salamat, Princess. Alright. So, nakita na natin, di ba, si Princess talagang naalala niya kung ano ang napag-aralan natin last week. Ngayon naman, tulad ng sinabi ko, dumako tayo sa isa pang anyo ng matter. Okay? Ano nga ba ang isa pang anyo ng matter? Ano po ang inyong nakikita sa larawan? Pakicomment nga yan sa ating comment section. Ayan, sabi ni Aliana May Villanueva, watching from Amadeo Elementary School, SDO Cavite, Grade 2, Robusta. Ayan, ganun din ang sabi ni Carl Christian de la Cruz. Opo, ayan, sabi ni Erich, yan ay juice. Tama si Erich. Ayan, sabi ni Princess Lian de Vera, wow friend, Princess Jamela Niega, hello po, Grade 2 Antonio M. Serapio Elementary School, SDO, Valenzuela City. Ala, ang dami talagang nagsusupport kay Princess Jamela kanina. Ayan, ang mga friends niya ay nanunood kahit sila ay hindi magka-grade level. Ayan, tingnan ulit natin ang susunod na larawan. Yan, sabi ni Sian de Los Santos, yan daw po ay orange juice. Ayan, at ang sabi ni Gallagher ay liquid daw po yan. At ni Lord Elaine, juice po. Okay. So, ang sunod nating larawan ay okay. Ayan. Yan ay pabango. Okay. At ang ikatlo naman ay gatas. Okay. At ang susunod nating larawan ay mantika. Yan. Kung bakit yan ipinakita ni Tutor Nathan ngayong hapon, may kinalaman again yan sa ating aralin ngayong hapon na iyan. Ang mga larawan na tulad ng juice, gatas, pabango at mantika ay mga halimbawa ng ng isa pang anyo ng matter na liquid. Ano nga ba ang
liquid. Okay, kapag sinabi natin liquid, Okay, kapag sinabi natin liquid, no, ang molecules nito ay bahagyang nakakagalaw. Ibig sabihin, no, mas gumagalaw ang molecules nito. Hindi katulad ng solid natin, no, na ipinakita na mga bagay, yon ay dikit-dikit at definido, di ba? Ang kanyang molecules. Hindi katulad ng liquid. Ayan. So kapag sinabi nating liquid, ito ay isang anyo ng matter na may kakayahang umagos o dumaloy. Ayan. So kayo mga bata, tingnan nyo na yung mga bagay dyan sa paligid ninyo o sa tahanan ninyo. Ano kaya ang dumadaloy? Okay? O umaagos na makikita natin sa ating tahanan. Okay? So, kaya ang ating scientist ngayong hapon ay si Niels Henrik David Bohr. Okay? Siya ay isang nagkaroon ng mahalagang ambag sa pagkaunawa sa kayarian ng atomic structure. Kaya ano din pala, no, malaki din pala ang ambag niya kung bakit meron tayong atoms ni solid, ni liquid. So, malaking ambag talaga ang ginampanan ni Niels Bohr. Binuo niya ang modelo ng isang atom kung saan kaniyang ipinanukala na ang iyong mga antas ng enerhiya na ito ay umiikot sa mga matatag na orbita sa palibot ng atomic nucleus. Ayan. So, huwag po kayo mag-alala. Lalo nyo pang matutuhan at malalaman ang discovery ni Niels Bohr pagdating nyo ng higher grades. Ayan. Okay? So, tingnan po natin ang susunod na larawan. Ayan. Yan ay isang tubig. Okay? Kapag ang tubig daw ay isang halimbawa ng liquid. Yan. Dahil ang liquid o ang tubig na ito ay may kakayahang umagos o dumaloy. Tingnan nga natin. Ayan. Dumaloy nga ang tubig. Ipinakita ni Tutor Nathan na may kakayahang umagos o dumaloy ang isang liquid. Pero hindi lang naman tubig ang halimbawa ng liquid. Maya-maya may tatanong si Tutor Nathan kung mali ano pa ang inyong mga nakikitang liquid sa inyong tahanan. Okay? So sige nga. Okay. So narito ang mga katangian ng liquid natin. Okay? Unang katangian, ang liquid ay may kulay. Okay? Ang liquid daw ay may kulay. Sige nga, tingnan nga natin kung paano nga magkakulay ang tubig na ito. Alright, so kukuha ko dito ng yan. Kukuha ko dito ng juice. Sige nga. So kanina, ang kulay nito ay wala. Di ba colorless itong tubig na ito. So lalagyan ko po siya ng powder. Powder juice. Lalagyan po. Ayan. So tingnan natin kung talagang mag-iiba ang kulay. Ayan. Yun. Kanina, colorless ang ating tubig. Ngayon naman, nagiging ano na po yung kulay niya? Ayan. Nagiging, yan, nilagyan ko po kasi siya ng powder juice. Yan. Tama. Ang sabi dito ay, pag nilagyan daw po ng coloring ay nagiging nag-iiba ang kulay. Ang sabi naman ni Kirk, orange ni Erich ay orange daw po. Pero sabi ni Gallagher ay yellow. Minsan kasi hindi okay yung color sa on your end, no, sa inyong screen, pero ito po ay naging orange. Yan, sabi ni Yuna,
Ay, oy, pero hindi lang naman. Tama naman ang sabi ninyong yellow kasi ang ibang mga juice naman ay may color yellow tulad ng pineapple juice, 'di ba? Tapos pag violet naman or purple na ano 'yon, grapes ang kanyang flavor. So iba-iba. So ibig sabihin, nag-iiba ang kulay ng liquid natin. Pag nilagyan natin syempre ng coloring o di kaya ng mga juices kasi may kulay po. Depende sa kanilang flavor. Ayan. So, ang liquid ay may kulay. Tulad po ng hawak kong ito. Ayan. Ito. Ayan. Ito ay toyo. Ayan. So, kulay itim ang kanyang kulay. Okay? So, nag-iiba. Kulay itim siya. Samantala, itong shampoo na itong aking ipapakita. Ayan. Takpan ko lang yung brand. Ayan. Ito naman ay kulay asul or blue. So, hindi pala, no? Hindi pala pare-parehas ang kulay ng liquid natin. Kung tubig naman ito, ay wala itong kulay. Pero pag ginaluan naman natin ito ng mga juices, ito ay nag-iiba. Okay? So, ang next naman natin na katangian ng liquid ay may kakayahan ito at nagagamit natin ng tama. Diba? Kumbaga nakakatulong ang liquid sa atin. Paano nga ba nakakatulong ang liquid sa atin? Unang-una, sa paglilinis ng ating tahanan. Kalawa, sa paghuhugas ng kamay. At syempre, ginagamit din natin itong panligo, panlinis ng katawan. At syempre, umiinom tayo, di ba? Kaya malaking tulong sa atin ng liquid. Okay? So, pwede natin ito paghugas ng kamay, paglinis ng tahanan, no? Ginagamit natin panligo at inumin. So, nakakatulong talaga ang laki ng tulong sa atin ng liquid. Okay? Ang liquid, ikalawang katangian, ay walang tiyak na hugis. Tulad po ng solid last week na meron siyang definidong hugis or definite shape. Pero ang liquid naman ay wala siyang sariling hugis. Bakit kaya wala siyang sariling hugis? Kaya magpapakita umuli si Tutor Nathan ng halimbawa. Ayun, sige nga. Ano po ang hugis ng aking platong ito? Yan. O lalagyan na ito. Ano po ang hugis niya? Yan, i-comment nga po ninyo yan sa ating comment section. Kung anong hugis. Okay? Okay, di na hawa. Sabi ni Yuri, puso or heart. Sabi ni Kurt, Roar Quijano. At sabi ni Yuna ay heart. At ni Gallagher, ni Amiel at ni Arabella. Tama ang inyong mga sagot. Ito ay hugis, puso. Okay? Ngayon, ito namang juice natin kanina. Pinakita ni Tutor Nathan na meron siyang kulay at nilagay niya ito sa isang baso. Ano kaya ang hugis ng juice sa loob ng basong ito? Sige nga, i-comment nga ninyo ano ang hugis ng liquid o ng juice sa loob ng basong ito. Mm-hmm. Ang sabi ni Marilles, ni Eric, ni Hart, ni Maureen, at ni Alexandra, puso po ang una niyo pong pinakita. Ang ikalawa naman po, sabi ni Remedios at ni Sian, Sian de los Santos at ni Arabella ay bilog or circle daw po ang shape or round shape ito. Sige nga. Ngayon, ililipat ko po ang juice na ito dito sa lagayan na ito. Wait lang. Yan. Hindi ko lang po maipakita sa inyo ng ano kasi baka matapon. Ano kaya sa tingin ninyo ang naging hugis ng juice sa loob ng bago nating lagayan na ipinakita ko kanina? Ayan. Ito ay juice sa bilog o round shape na baso. Ngayon naman, nilipat ni Tutor Nathan dito
sa lalagayan natin kanina. Bilog pa rin ba kaya ang hugis ng juice na ito dito sa ating lagayan na ito? Yan, ano kaya ang hugis niya? Yan, sabi ni Gallagher, hugis puso po. Ayan, sabi ni Aryan, ni JMRT, ni Maybella, Princess, at ni Heart, sabi niya, sabi nila, puso na po. Hindi na daw po bilog, sabi ni Gallagher. Tama kayo. Kaya yan ang magpapatunay ng ikalawang katangian ng liquid natin, mga little scientist, na walang tiyak na hugis ang liquid. Ibig sabihin, ginagaya lang niya o sumusunod lang ito o umaayon sa hugis ng container o lalagyan. Okay? So tulad ng halimbawa, bilog, nagiging hugis puso. Ibig sabihin niya, inuulit ni Tutor Nathan, walang tiyak na hugis ang liquid natin. Okay? Maraming salamat! Okay! Ayan, sabi ni Emil Mendoza, Heart, ni Jumarty, puso na po. Sabi ni Alexander at ni Raymer Faith, puso. Sonny Carpio, hugis puso na, ni Mary Rose ay hugis puso na din. Okay. Ngayon, ikatlong katangian na tayo ng ating liquid. Okay. Ang liquid ay may iba't ibang paraan ng pagdaloy. Di ba may kakayahan silang umagos o dumaloy? Pero iba't ibang paraan din pala ang pagdaloy ng liquid, hindi pala pare-parehas. Ibig sabihin, no, ang texture ng liquid, katulad ng solid, ay meron din palang texture ang liquid. So malaman natin yan maya-maya. Okay, paano ba dumaloy ang toothpaste na iyan? Ayan. Ibig sabihin, iba-iba ang pagdaloy ng toothpaste ng liquid, katulad namang ng toothpaste na ito, ng shampoo, ng mantika, at ng tubig sa gripo. Okay? Ibig sabihin, meron tayong mabagal, mabilis, at napakabilis na pagdaloy. Ayan. So, ibig sabihin, merong mabagal. Ano kaya yung mabagal? Okay, halimbawa, ito pong hawak ni Tutor Nathan. Ito po ay isang toothpaste. Okay, ginagamit natin ito sa paglilinis ng ating ngipin o pagsisikilyo. Ito ay toothpaste. So tingnan natin kung paano siya dumaloy. Okay. Ipakita lang ni Tutor Nathan. Ayan. Paano ba dumaloy ang isang toothpaste? Mabilis ba? Mabagal? O napakabilis? Ayan. Ang sabi ni Zakia ay mabagal. Sabi ni Princess Jamela, mabagal daw po. Sabi naman ni Erich Bacani, mabagal. Ayan. Mabagal daw ang pagdaloy. Sabi ni Jamert, ni JMRT at ni Chloe at ni Annabelle ay mabagal. Okay, tama. Pero itong tubig na ito na aking ililipat muli, lalagay ko, dagdagan ko kaya ang tubig ng juice na ito o nasa basong ito. Dagdagan ko. Paano dumaloy ang tubig na aking ipinakita? Mabagal ba o napakabilis? Okay, ang sabi ni Kiefer, sabi ni Lourdes, ni Carl Christian, sabi nila, mabagal daw ang toothpaste. At sabi naman ni Lorraine, ayan, sabi niya, mabilis. Sabi, ganun din ang sabi ni Sian at ni Zia Altea, mabilis po. Ayan, sabi. Sabi ni Arabella at ni Babylin, ay mabilis. Tama, no? Meron tayong mabagal at mabilis
na pagdaloy ng ating liquid. Meron din namang mabilis lang, hindi siya napakabilis, no? Halimbawa, yung honey, o di kaya shampoo, ano pa? Okay, meron ako dito, lotion. So, pag nilagay ko ito dito, no? Mabilis lang ang kanyang pagdaloy. Yan. So, mabilis lang ang pagdaloy niya, pero ang tubig ay, halimbawa nun, ay napakabilis. Halimbawa, itong aking suka. So, ito din ay halimbawa ng liquid na may napakabilis dumaloy. Okay, may tanong si Tutor Nathan. Okay, may pakita ako sa inyo. Ketchup. Takpan ko lang yun. Ketchup po. Paano kaya ito dumaloy? I-comment nyo nga, mabagal ba o mabilis? I-comment nga natin, ang ketchup ba ay mabagal o mabilis? Ayan. Ang sabi naman ni Lorraine, mabagal po. Ya, sabi ni Yuna, mabagal po. Kylie, mabagal. Hindi natin malalaman pag hindi natin susubukan. Kaya, susubukan ngayon ni Tutor Nathan kung paano ito dumaloy. Ayan. So, wait lang. Buksan ko lang po siya. At, akin na rin po siya. Iti-test ko talagang mabagal kung tamang inyong sagot. Ayan. Dahil ito ay mabagal. Tama ang sagot ni Giovanni, ni Erich, ni Kylie, ni Yuna, ni Miljen, ni Princess Jamela. Tama ang inyong naging sagot. Ayan, mabagal ang pagdaloy ng liquid na aking ipinakita. Ang tawag dyan ay viscosity. Okay? Ang tawag sa paraan ng pagdaloy ay viscosity. Kung inyong ipuin ang mga liquid na may mabagal na pagdaloy, ito ay may malagkit o malapot na tekstura. Samantalang ang mga liquid na mabibilis ang pagdaloy ay malabnaw ang tekstura. Diba? Malapot yung ketchup natin at saka yung ano ba yung kanina? Yung toothpaste natin. Okay? Tapos, itong juice naman ay malabnaw ang tekstura. Tulad ng suka, toyo. So yun, malabnaw yun. Kaya mabilis silang dumaloy. Okay? Okay, so, yan, tulad ng ketchup na yan at ng gravy, mabagal ang pagdaloy. Honey at ng mantika ay mabilis. Yan. Pero ang tubig natin, ng juice ay napakabilis ang pagdaloy. Okay? So, hindi pare-parehas pala, no, ang kanilang viscosity or ang kanilang texture. Okay? So, ika-apat naman natin na katangian, okay? Ang liquid ay may lasa. Okay? Kapag sinabi nating may lasa, ito ba ay matamis, maasim, maalat, at matabang. Okay? So tulad po ng ating ipinakita kanina, yung juice, matamis po yun. Okay? Tulad ng tubig kanina, matabang yun. Ito namang suka na aking ipinakita kanina ay maasim. Ito namang toyo ay maalat. Okay? So, mga bata, tandaan natin na hindi dapat nating tikman o hindi maaaring tikman lahat ng mga liquid. Bakit? Kasi di ba may mga bagay o may mga liquid tayo sa bahay, ay maaaring makakasira sa ating kalusugan. Di ba? So, hindi natin pwedeng tikman o amuyin ang liquid na ating makikita. Okay? Halimbawa na lamang, yung mga bleach o mga panlinis sa ating bahay, hindi pwede nating amuyin o tikman kung ano ang lasa ng liquid na iyon. So, paalala ha, kaya pag kayo ay gumamit ng mga liquid na iyon, kailangan ng guidance ng inyong mga magulang o nakakatandang kapatid. Yan, so dapat pahalagahan din natin yung mga bagay. So yun nga, ang sabi ko kanina, no,
lahat ng mga liquid natin ay may amoy yan. Tulad ng ating tubig, walang amoy. Tulad ng ating perfume o pabango, tulad ng aking ipakita, ay mabango. Yan, sige nga. Ang bango nga. Kaya, ang liquid ay may amoy. Ayan. Pero, may mga liquid na hindi natin kayang amuyin tulad ng kanal na mabaho, di ba? At yung mga bleach natin, yung ibang mga gamit natin sa bahay, hindi natin pwedeng amuyin nga yun lahat kasi maaaring makasira sa ating kalusugan. So tatandaan ha, hindi lahat ng liquid ay maaaring amuyin. Lalong-lalo na, hindi lahat ay pwede nating tikman. Okay? Makakasira yun sa ating kalusugan. Okay? Ikalimang katangian, ang liquid ay may volume, bigat o timbang. Ayan. So, ginagamitan natin ito ng milliliter at liter para makuha no ang volume o ang bigat ng isang liquid. Kung mapapansin ninyo, ayan. Kung mapapansin po ninyo sa inyong mga liquid sa inyong bahay, may nakalagay dyan. Halimbawa, ito pong pabango na ito ay 96 milliliters. Okay? Ang kanyang timbang. Tulad naman ng shampoong ito ay 50 milliliters. Ibig sabihin, 50 milliliters ang timbang ng shampoong ito. Kaya, sige nga, subukan ninyo mamaya ha. Tingnan ninyo kung mabigat ba, kung gaano kabigat ang mga liquid na inyong nakikita sa inyong tahanan. Okay? Okay, so yun lang ang ating katangian ng ating liquid. Okay, ipa-full screen natin direct yung pagsasanay. Sige nga. Okay, so tingnan natin, ihanda na ang inyong mga lapis o ballpen at ang inyong sarili. Siyempre, sagutan natin ang ating pagsasanay. Okay, panuto. Isulat ang letra ng sagot ang pangungusap ay nasasabi ng katangian ng liquid. Okay, para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng liquid? Yan. A, antika. B, bato. C, yelo. At ang D, mesa. Ayan, nauna nang sumagot. No, ang liquid natin dyan ay mantika. Ayan. So, ikalawang bilang na tayo. Ayan, sabi ni Gallagher, letter A, ni Nicole, ni Aaliyah, ni Raymer Faith. Ayan. So, alin sa mga sumusunod, ikalawang bilang, ang hindi katangian ng liquid? Hindi katangian ng liquid. A, ang liquid ay umaagos. B, ang liquid ay may sariling hugis. Letter C, ang liquid ay may volume. At letrang D, ang liquid ay may lasa at amoy. Sige nga, i-comment nyo nga ang inyong sagot. Okay, lagyan ang number. Ang sabi ni David, sabi ni Erich, ay letrang B. Ganon din ang sagot ni Mikayla, ni Sian, at ni Carl. Sige nga, tingnan nga natin. Tama ang inyong sagot dahil ang liquid ay walang sariling hugis. Ginagaya lang nito ang hugis ng lalagyan o ng container. Okay? Very good. Okay, para naman sa ikatlong bilang. Tama ang sagot ni Chloe ni Sian. Okay, para sa ikatlong bilang. Anong katangian ng liquid ang ipinapakita sa larawan?
Tingnan natin ang larawan. Ayan. Ano kayang katangian ng liquid ang pinapakita sa larawan? A. Ang liquid ay may lasa. B. Ang liquid ay dumadaloy. Letrang C. Ang liquid ay may kulay. Sige nga, i-comment nga ninyo ang inyong sagot sa number 3. Okay. Ang sabi ni Andre Alfonso, sabi niya, letrang C. Okay. Sabi ni Yuna, letrang C. Ganon din ang sabi ni Andre, no? Letrang C daw ang tamang sagot. I-reveal nga natin. Okay. Sabi ay letrang C. Ibig sabihin, lahat dyan ng liquid na makikita natin ay may kulay. Okay? So, tama ang inyong sagot. Sabi ni Chloe, letter C po. Ganon din ang sagot ni Carl David, ni Josephine, at ni Yuri Gonzalez. Hello! Okay, para sa ika-apat. Anong katangian ng liquid ang ipinapakita sa larawan? Ang larawan o ang liquid ay, anong katangian ng liquid ang ipinapakita dyan sa larawan? Ang liquid ay, A, may lasa. B, ang liquid ay dumadaloy. Letrang C, ang liquid ay may kulay. Ano kaya ang tamang sagot sa ika-apat na bilang? I-comment nga ninyo. Okay, ang sabi ni Yuna, letter B, ni Yuna Rain, Gallagher, ni Erich, ni Andre, ni Krisha, ni Erich, ni Mikayla, ay letrang B. Ganon din ang sagot ni Jamarty Carl Dominguez at ni Ace at ni Najela De Leon. Ayan, very good. Okay, sa ikalimang bilang na po tayo. Okay. Alin sa mga sumusunod na liquid o alin sa mga liquid na ito ang mabagal dumaloy kapag isinali natin sa ibang lalagyan? Sige nga, i-reveal nga natin ang mga liquid. A, B, at C. Alin dyan ang mabagal dumaloy? Para napakita ni Tutor Nathan yan kanina, no? Kung ano yung mabilis, kung ano yung mabagal at napakabilis dumaloy ng mga liquid. Yan, ano kaya ang mabagal dumaloy dyan? Yan, sabi ni Lara, ni Carl, ni Lorraine, ni Sean, ni Princess Rian, Zazon, Manluta, Althea, at ni Gallagher ay letrang C. Alright, tama ang inyong mga sagot dahil ang toothpaste ay mabagal lamang dumaloy dahil ang viscosity nito or ang texture nito ay malapot. Okay, kaya mabagal ang pagdaloy nito. Okay? Ayan, so pagsasanay 2 na tayo. Okay, para sa ikalawang pagsasanay. Ayan, so tukuyin lamang ang tama o mali. Isulat lamang ang yes, no, kung tama at no naman kung mali. Ayan, ang liquid ay may kakayahang dumaloy o umagos. May 5 segundo lang kayo para sagutan ang ating tanong. Yes or no lamang ang inyong isusulat sa ating comment section. Ang liquid ba ay may kakayahang dumaloy o umagos? Yes or no? Yan, ang sabi ni Aniel, ni Nigel, at ni Yuri, at ni Eric ay yes. Ayan, very good. Tama ang inyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang. Mabilis dumaloy ang liquid na nasa larawan. Yan ay isang ketchup. Mabilis daw ba dumaloy ang liquid na nasa larawan? Yes or no? Ayan, ang sabi dito ni Migs. Okay, ang sabi ni Migs ay ni Andre, ni John Lee Alexander, at ni Princess Rian Manlutak, ni Sonny, ni Carol Ligasto, at ni Mina ay no. Sige nga, i-reveal nga natin.
Tama ang inyong sagot dahil mabagal dumaloy ang ating ketchup. Okay. Ikatlong bilang, ang liquid ay may sariling hugis. Ikatlong bilang, ang liquid ay may sariling hugis. Yes or no? Para nabigay na ito ni Tutor Nathan kanina sa unang tanong natin. Ayan, ang sabi ni Ernina Tolentino, ayan, sabi niya ni Princess at ni Chloe at ni Mel, I know. Ganon din ang sabi ni Marilis Alfonso, ni Kylie Claire, I know. Ayan, tama ang inyong sagot. No? No. Dahil walang sariling hugis, gumagaya lang ito sa lalagyan. Okay. At tayo ay dumako sa ikaapat na bilang, lahat ng liquid ay pwede nating amuyin at tikman. Pwede ba nating amuyin at tikman? Yes or no? Ayan. So, ang sabi ni Jillian, I know. Sabi ni Gallagher, no. Migs, no. At ni Jillian Makapagal Insigne, no. At ni Steffi Kabahog, Feli de la Cruz, no. Alright, so tingnan natin. Tama. Diba, hindi lahat ay pwede nating amuyin at tikman dahil merong liquid no sa ating bahay na maaaring makasira o makapinsala sa ating health o kalusugan. Kaya, pag gusto nyo pong amuyin o abutin ang mga hindi nyo pa alam na liquid na inyong nakikita sa tahanan, humingi ng tulong sa nakakatanda o sa inyong mga magulang. Okay, ikalimang bilang. Alam kong paborito ninyo ito. Ayan. Ano nga yan? Yan ay isang champurado. Alam niyo ba na ang champurado ay isa ding liquid? Ayan, 'di ba? Ang champurado ay dumadaloy o umaagos. Ayan, mabilis ba dumaloy ang liquid o ang mga liquid na nasa larawan? Mabilis daw ba dumaloy ang liquid na nasa larawan? Okay, ang sabi okay, ang sabi niya ay no. Okay, so meron tayong 5 seconds. Okay, sabi niyan, sabi ni Carl, I know. Sabi naman ni Babylin, I know. Ayan, sabi ni Krisha, I know. At ni Erica, I know. Okay. Okay, so yun ay mga halimbawa no ng ating lipid. Pero ang tamang sagot nga dyan ay no dahil malapot no, kung nakatikim kayo ng champurado, lalo sa umaga, niluto ng inyong mami o ng ina ninyo, yan ay malapot. Kaya no ang tamang sagot dyan. Okay? Dahil dyan, binabati ko kayo ng isang mahusay na mga bata. Kaya bibigyan ko kayo ng isang mahusay batch. Tulad nito. Yan. Para sa inyong karagdagang gawain. Ayan, palapit pa. Malapit na tayo matapos, no? Gumawa ng isang tula tungkol sa matter. Ayan. Kung, di ba, napag-aralan natin noong unang linggo, ay matter ang ating tinalakay tulad ng solid, liquid, at ng gas. So, mag-focus lang muna tayo doon sa matter. So, ano ba ang kahalaga ang matter sa ating buhay? So, pwede tayong gumawa ng isang tula tungkol dito. Gawin niyo ito sa inyong kwaderno at ipadala yan no, sa kay Tutor Nathan FB page para next week ma-feature ulit natin ang inyong mahusay na output dito sa ating week 4 episode ng Science 3. Ayan. So yan po ah, screenshot na po natin yung ating gawain. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Okay, naka-screenshot na. Kaya gagawin niyo na yan mamaya. Okay, sabi ni Sonny, okay po. Sabi ni Raymer Faith, okay. Okay, sabi ni Sian De Los Aros, gabi po but matatapos. Mamaya-maya magagawa na din po ninyo ang inyong gawain. Huwag po kayong mag-alala. Ayan.
So pag gusto niyo pong ma-feature na dito sa ating Italy session katulad ni Princess at ni Gallagher, no, pwede kayong magpadala ng inyong mga output, no, sa aming DepEd Italy Facebook page at sa aking Tutor Nathan Facebook page para ma-feature natin next week. Okay? So, sino kaya ang little scientist na ma-feature next week dito sa Science 3? Abangan niyo yan. Okay, kaya lagi nating tandaan na ang liquid ay umaagos o dumadaloy. Okay? Ito ay umaagos o dumadaloy. Tulad ng liquid na aking pinakita kanina, hindi rin pare-parehas ang kanilang pagdaloy. May mabilis, may mabagal, at may napakabilis. Meron din namang may mabango, meron din namang mabaho o walang amoy na liquid. Okay? Kaya, panahon na at oras na para sa ating science trivia of the week. I-comment nga ninyo kung ano ang ating science trivia. Ayan. Sige nga. Okay. So, si Princess, no, naghihintay dyan sa backstage natin. Maari ba nating ipasok si Princess ulit? Ayan. Ito ay selebrasyon na ginaganap tuwing ika-apat na Lunes ng Setyembre batay sa Presidential Proclamation No. 90, Series 1992. Ito ay naglalayon ng pagkakaisa, pagmamahalan at pagkakabuklod-buklod ng pamilya sa pamamagitan ng sabay-sabay at salu-salong pagkain. Kaya excited na rin ako mamaya. Siyan, ayan. Sige nga, ano nga ang ating science trivia of the week? Ayun, sabi ni Erich hashtag science trivia. Sabi Princess Ken, opo. Sige nga, i-reveal natin kung anong ating science trivia of the week. Ayan. Ang araw na ito, sabi ni Carol, tama naman, family day, tama. Sabi naman ni Zakia ay family day. Ganon din ang sagot ni Gallagher Aguila, kainang pamilya, mahalaga day. Kaya mamaya, sabay-sabay tayong kumain mamayang hapon. I'm sure maagang uuwi, galing trabaho ang inyong mga magulang para mag-ready ng inyong hapunan. Okay, tandaan, ang ika-apat na Lunes, no, tuwing buwan ng Setyembre ay kainang pamilya mahalaga day. Okay? Yan ang ating science trivia, kaya may kinalaman yan sa aming headdress ni Princess Jamela kanina na isinusuot. Okay? Princess, kamusta ka na dyan? Ayan. Hello, Princess. Ayan. Kumusta naman ang iyong panunood? Marami ka bang natutuhan ngayong hapon na ito? Opo. Ayan, okay. So, I'm sure mamaya sabay-sabay din kayong kumain ng inyong mami at ng daddy mamayang hapon. At, mamayang hapunan. Ano ang inyong inihanda, no, mamayang hapon, Princess? Sabay-sabay din ba kayong kakain mamaya? Opo. Ayan, sabi ni Princess, opo daw. Okay. So dahil dyan, Princess, maraming salamat. Dahil ikaw ay isang little scientist, certified little scientist na dito sa Science 3, talaga namang marami pa kayong aabangan sa susunod na linggo. Ano nga ba ang kanilang aabangan sa susunod na linggo? Ayan, panoorin nga natin ito. Ano kaya ang nasa loob ng lobo? Tama ka. Ang laman ay ang hangin o tinatawag nating gas. Ayan. So, yun ang ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Yan
ang ikatlong anyo ng matter natin na tinatawag na gas. I'm sure excited na din si Princess next week para sa ating magiging aralin sa susunod na linggo. Okay? Kaya maraming salamat mga little scientists sa inyong pakikinig sa amin ni Princess Jamela ngayong hapon na ito. Muli, ako si Tutor Nathan mula sa SDO Bacoor City. Princess Jamela, maraming salamat. Ayan. Huwag po kayong bibitaw dahil ayan, mag-hi ka at magbabay sa ating mga little scientists. Bye-bye mga little scientists! Ayan, maraming salamat. At huwag po kayong bibitaw dahil susunod na po si Tutor Ben sa Science 4. Maraming salamat at isang Nathan tanging hapon sa inyong lahat. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!